We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. Yo guys, third day ko dito sa isolation camp. Ito yung kadahil nga naggawa ng corona, nagpositive ako. Kahit may vaccine ako, nagpositive pa rin tayo. Kasi nga, yung vaccine yun is hindi pa siya complete. Tsaka under study pa siya. So, supposed to be this week, second dose na sana ako. Kaso nagpositive ako. So, possible na nakuha ko to kasi sa company namin may before ako nagpositive may dalawang tatlo na tao doon na nagpositive. So possible nakuha ko to sa kanila. Both of them vaccinated din sila kasi nung nag-vaccine ako una is wala akong yung BP lang yung tinignan sa amin. So nakuha ko yung first dose vaccine. Then nung after a few weeks yung nagpositive na yun, late sila sa akin na nag-vaccine. So yung pag-vaccine nila, sinaswab sila, doon nalaman na positive sila. So yun, possible doon ko nakuha sa kanila kasi sa amin, doon sa pinagtrabahoan namin, nagka-contact kami kanila, sa kanila. So, doon ako na nagka-positive. So, kaya nalaman ko na nagpositive ako kasi may symptoms ako. Inuubo ako eh. Bali, tatlong araw lang sabi ko. 3 days na akong may ubo at saka may sipon. Saka clogged nose yung feeling ko. So, sabi ko sa amo ko na pwede ba i-swab test ako. Nag-volunteer na ako swab test ko kasi meron ako. So, pinapunta ako sa medical center na connected sa company namin. So, doon, 12 o'clock ako sa 12 o 1 o'clock na mga ganun na swab test ako. Pagkatapos nun, so umuwi ako sa bahay, pina-isolate nila ako. Dapat mag-isa lang ako kasi baka positive ako. So, ginawa ko, umuwi na ako. Instead, sa hotel na kami nakastay, umuwi na kami sa accommodation namin. So, dun sa accommodation namin, nagpa-hospital, nagpa-doktor ako kasi dahil sa ubo ko. So, nagpa-doktor ako nun, binigyan ako ng gamot, ganyan. After, pagkatapos mo galing sa doktor, mga almost 11 na ng gabi, may tumawag sa akin. Yun, nung may tumawag sa akin, sabi doktor yun sa yung medical center na doon ako nag-swab. So sabi niya, how are you, are you okay? Ganun din, sabi ko, okay naman ako. Sabi niya, you are positive, don't worry, this virus is just normal influenza virus. So it will come and it will go out sa your body. So sabi ko, na-shock ako. So, pero may feeling na ako na iba na yung pagramdam ko. So doon, na-shock ako. Sabi ko, sarili ko, makayanan mo kaya ito. Saka, baka lumalala yung ubo ko or ganoon. Yung iniisip ko rin, iba na. Paano yun? Paano yung mga pamilya ko sa naiwan ko sa Pilipinas? Paano yung utang ko? Paano bayaran? Paano yung mga pangarap ko? Ganun. Parang nag-shatter yung lahat yung mga dreams ko. Ganun. Pero sabi ko, so sabi ng doktor, may tatawag sa'yo na from DOH.
Department of Health. So, mag-antay ka kasi i-ano nila yung sabihin sa kanila what you will do. Parang ganun. So, nag-antay ako. Tinawagan ako ng DOH. So, ganito, ganyan. Yung DOH sinasabi, tinatanong yung details ko, sino nakasama ko, sinong may kumta ko, parang ganun ba. So, sinabi ko may dalawa akong kasama na sa kwarto before ako nag-isolate. So, yun, sinabi ko ang pangalan nila. So, yun, kina-quarantine din sila. So, pagkatapos nun, nag-antay ako kung anong advice sa akin. Tinawagan ako ng HR namin na, Wilkin, dapat mag-ano ka, mag-retesting ka. Punta ka dun sa SEHA. Ito yung government ba na nag-retest sa mga nag-positive from private na hospital. So before that, nagsabi sa akin, mayroon pa palang nag-advise pa rin sa akin yung boss ko na kasi vaccinated ka, dapat yung papel mo na yung doon ka nagpa-vaccine, may number doon. Yun, tawagan mo sila, sabihin mo sa kanila na may symptoms ka, gawa ng vaccine, nagkaroon ka ng symptoms. So, anong dapat mong gawin? So, tinawagan ko yung hospital na yun, na doon ako nagpa-vaccine. So, tinatanong ko, ma'am, I develop symptoms, then what should I do? So, tinanong nila, kailan ka nagpa-vaccine? So, pa-vaccine ako mga first weeks of October. So, ngayon, anong araw na? So, October 21, 22, or ganyan. Ano bang gawin ko, ma'am? So, parang napaisip siya. Ganun. So, ang sabi ng litni, sabi niya, pumunta ka sa hospital, emergency hospital namin. So, Zayed Military Hospital yun. Doon ako nagka-vaccine. Pero doon ako pina-advise niya, pumunta ka sa emergency. Then, the emergency will advise you. Baka doon kay ano, doon kay hospitalize ka doon kasi may symptoms ka. So pagkatapos ng pumunta ako doon sa Zayed Military, pumunta ako doon, almost hindi pa nga ako pinapasok ko. Pinakita ko yung vaccine doon na scheduled for vaccine doon. So pinapasok ako. Umiritso ako sa emergency. Pagkatapos doon sa emergency, tinatanong ako ng parang nurse at ito yun din. Sabi niya na, sir, hindi kami allowed mag-ano dito sa vaccine, yung may corona positive, hindi kami allowed. So, tawagan mo tong ano, number na to. Tsaka, he will tell you what to do. So, tinawagan ko ulit yung number na parang ano yun nila eh. Yung sa call center sa hospital na yun. So, ang sabi naman sa akin, sinasabi ko sa kanya, in-advisean ako na tawagan ka kasi nung una kaya pumunta ako dito sa hospital na to kasi may sabi sa akin na tumawag ako nung una din, sinabihan ako na magpa-hospital ako dito, emergency. Bakit ngayon inaano ako eh? Ba't tinataboy ako ngayon? So, sabi niya, sir, saan ka? Kung saan ka saan ka na hospital nag-positive, bumalik ka dun. Sila yung mag-ano ko sa'yo. Sila yung mag- ang gagamot sa'yo dun. Or otherwise, tawagan mo yung insurance mo. Meron ka bang insurance? So, dun ka, ano, kasi ang insurance mo, dapat may ano dyan. Parang pinagtat sa pasahan na lang. So, anyway, dun, to cut the story short, bumalik ako sa ano, yung nagpa-retest ako dun sa SEHA, sa government na hospital ba, intended for corona talaga siya. So dun, pumunta din naman ako dun. nag-shutdown din yung ano nila, parang minalas. Shutdown din yung hospital nila kasi late na ako eh. Pumunta ako ng 5, then hanggang 8 lang. So, doon ako sa security guard. Sabi ko, for what? Ba't pumunta ka dito? Sabi, dadala ako ng bagay kasi akala ko i-direkso na ako
sa ano, sa isolation, parang ganun, hospital ba, kung kasi may symptoms nga ako. So pagkatapos doon, pinabalik ko kinabukasan, balikan lang bukas maga kasi shutdown yung ano eh, system, wala rin magagawa doon. So bumalik ako kinabukasan umaga, so doon tinistingan ako. Doon sabi ng nurse na magantay ka lang, uwi ka muna sa bahay mo, mag-isolate ka, then magantay ka lang sa result sa test mo ngayon. Kasi kung may result ka na ngayon, pagkatapos nun, balik ka dito, then ano, i-isolate ka namin. Doon ka na sa isolation facility. So noon, nagantay ko sa bahay, umuwi ko sa bahay. Normal ang ginagawa ko, pero hindi ko lumalabas kasi bawal eh. So noon, naantay ko yung result. Kinabukasan, may result na. Sabi na mag-report na daw ako. Report ko dun sa SIHA ulit for retesting. So umunta ko sa SIHA, dun chinecheck. Pagdating ko dun, chinecheck nila yung ano, BP, at saka ano pa, may sakit ka ba, may symptoms ka. Sinabi ko, may symptoms ako ganito, ubo, sipon. Yun. Pagkatapos ng mga dalawang oras, yun, pinantay ko ako dun. So pagkatapos ko is, pinapunta na ako dito, itong isolation. So nung pinapunta ako dito, may sasakyan sila eh, parang Grab or Uber, parang ganun. Pumunta sila dito, so sa gate eh mayroon nag-antay doon na sasakyan. Yung may pinakitaan driver na parang details ko ba sa mobile. Bigay yun sa siya para dito. So doon picture ng ano, nang nag-antay doon sa labas na may sasakyan. Pagkatapos, okay na, pinapasok na kami dito. So, pagpasok ko dito sa, ano, tawag dito sa isolation facility na to, sa, tawag dito, Emirates Humanitarian Facility. So, pagkatapos dito, pinaantay pa ko doon, chinecheck naman sugar ko, blood, ganito, ganyan. So, doon mga, nagantay din ako, isang oras siguro yun. Pagkatapos nun, diretso na ako dito sa kwarto. So, ito yung kwarto ko. Sorry. Yung bintana, yun, makikita mo sa labas. Yun lang ang makikita mo. So, yan, yun ang kwarto ko. Diyan yung bed ko. Yan. So, ito yung ano ko, toilet. So mag-isa ka lang sa kwarto. Ito yun. Ito yung kwarto mo. So provided ka naman dito, pagkain, soft drinks, lahat. Sa ito yung pagkain mo. Marami na kulang dito sa kwarto na to. Yung walang towel. Sana pagpunta mo dito, dapat dala mo talaga lahat yung mga kailangan mo. So towel, damit, iba pa. Walang yung may binigay sila na ano para tsaa eh, pero kaso walang heater. So ito yung breakfast na pagkain nila. Okay, ganyan. So okay naman siya. Provided kami last breakfast, last dinner. So Indian na pagkain. Yan, oy, upma, tsaka dal, then roti, isang kinik ata yan. So, ito lang yung breakfast niya. So, dito, hindi ka makalabas sa bahay na to, hanggang dito ka lang, papakita ko sa inyo. Kasi may mga positive din yan. Ito, always, ito lang yung pwede mong anuhin. Dito ka magja-jogging. Yan, from here. Going there. So,
yun lang sa kwarto. So iba, so dito ang sabi ng ano, sabi ng doktor, ang sabi ng doktor na bago ka makalabas dito, kailangan mag 2 negative ka. So hindi ko pa alam kung kailan ako mag-swab sa first swab ko. Parang sa 5th day mo ata, mag-isa-swab ka na. Then next is 10th day. So around mga 10 to 14 days ka dito daw. So let's see kung anong mangyayari sa atin. Sana we will get well soon. So buti pa yung dito sa lugar ko, buti pa yung preso eh, may dalaw. Dito bawal gan, walang dumadalaw sa iyo dito eh. So thank you guys, ito lang po masishare ko for the meantime. So sana keep safe kayo dyan. So hindi basta-basta tong sakit na to eh. Yung mental stress yung makukuha mo sa sakit na to. So okay sa iba kung wala silang wala silang symptoms, kaso pag may symptoms kayo, iba nga naka-ICU eh. Yung iba na mamatay talaga. So wag naman sana sa atin mangyari. So salamat, dito lang po. Bye bye. We are the brave, we are the bold, we can be anything.